Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. This is another day to worship the Lord. You know, every Friday morning, meron po tayong tinatawag na Wi-Fi radio. Amen. So this is happening between 10 to 10:30 na kung saan nagpe-play po tayo ng live acoustic Tagalog music. Amen? So yung po gusto po mag-tune in pag Friday morning, you can always join. Actually, it's a continuation of the everyday prayer. No? Dito po sa church natin, meron po tayong tinatawag na corporate prayer meeting that is taking place every day. So araw-araw po tayong nananalangin para sa region ng Middle East, sa Pilipinas, at sa buong mundo. So because that is our ultimate new season calling for the Lord, from the Lord, no? Na dapat po natin accomplish. Amen? So kumusta naman po kayong lahat? Last topic, we talk about ang title po ng ating napag-aralan is, I Got You Covered. Amen? Covered po tayo lahat ng ating Panginoong Jesus. Amen? And especially lahat po ng naririto ngayon, every message na binibigay ni Lord, talaga meron siyang special na pangungusap sa bawat isa. Okay, but before we proceed, let us all bow down and pray. Heavenly Father, once more, O God, we invite the power of the Holy Spirit to continually invade every household, every IP address, every bandwidth, O God, every house, every home, O God, na kung saan naipipreach ang salita mo sa araw na ito, Panginoon. Hayaan mo, O God, na magkaroon ng powerful retention ng iyong mga salita, O Diyos, na hindi lamang po namin ito maririnig, hindi mo lamang po namin ito may susulat, kundi, O Lord, may sasapamuhay namin ang lahat ng aming maririnig sa araw na ito. I thank you, God, for you are the God of the universe. Planet Earth is just one of your creation, but you love all the people inside this planet, Lord. Kaya wherever, O God, wherever at any point of the world, we are living under the same sun. We are living under the same God. And we honor you today, O God, because we believe this is a global message for every people that has spread today. They will praise the Lord. God, even, O God, sa mga makikinig ng replay na to, Panginoon, hayaan mo mapagpala rin sila as if they are listening live, Panginoon, na mangusap ka rin sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita. And I thank you, O God, you are the God of this pulpit, O Lord, and your words, O God,
na lalabas mula sa pulpit ng ito ay mula sa iyo lamang, O God. I-bless mo ang iyong lingkod, Panginoon, na magsasalita ng may anointing, kapagpakumbabaan, O God, at full of knowledge and wisdom that will be delivered to your people today. Thank you for blessing us with this wonderful message that will continually strengthen our faith, especially our walk with you until the very end of the age. Thank you. We honor you. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Everybody say, Amen. Hallelujah. Palakpang po natin ang Diyos na buhay. So, I'm happy to see our ministry expanding already in Tarlac. So, nag-start na pong mag-win ng mga souls sa Tarlac. At the same time, sabi nga ni Pastor Rambo, Rambo kung tawa, ewan ko kung nandito siya, no? So, sabi niya, Pastor, lulusubin na po namin ng lahat ng may sakit. Amen? Magbibisita na po kami sa bawat lugar dito sa Concepcion, Tarlac. Ano? Marami siguro mga taga-Concepcion, Tarlac dito, especially mga Pancho family. Amen? So, they started doing that. Nagulat ako. Talagang lumusob sila, may uniforme pa ng ating church, no? Wi-Fi Win yung logo. Talagang pina-print pa nila yon, mga damit nila. Talagang sabi ko, ang ganda palang tignan eh. Pero sa loob-loob ko, malupit itong mga Tarlac na to, inunahan pa tayo magpa-print ng uniforme. Amen? So, that it's not about only the name of the church, but it is the duty. It is our responsibility to people na tayong lahat ng nakapaginig at na binago ng Diyos. Meron tayong responsibility, especially sa community na kung saan tayo naroroon, ay meron tayong responsibility to do and our duty to spread the gospel. No? At tuwang-tuwa ako dito sa kapatid na to kasi hindi pa ito nag-encounter, pero ganun nakainit. Amen? So sabi ng kapatid na to na, Pastor, lahat po na naririnig kong preaching dyan, diyan lang naman ang tinuturo ko dito. Hindi ko alam kung saan niya pinagkukuha yung mga ibang pera niya. Amen? Pero ang daming tumutulong sa kanya. Meron pa nagbigay ng gitara. Amen? Meron pa nagbigay ng pera, pampakain, nagpapipiding. So that is an indication that there should be a powerful support for this kind of people who have the heart to share the gospel of the Lord Jesus Christ to many people. Kaya kayo, ang dami po natin dito. Currently, we are on 420 accounts. Mamaya, papalo po ng mga 500 dyan, ano? God willing, in the name of Jesus. Ang ibig ko pong sabihin dito, ilan po tayo ngayon na naririto, amen, na may kakayahan ding mag-spread ng gospel sa community kung saan naroon tayo. Amen. There is no excuse. Hindi na po tayo kailangan may excuse na ay, hindi ko to magagawa. You know, when started, you focus on your weaknesses. When you start to focus on what you cannot do, you cannot never accomplish anything. Amen? Para sa Panginoon. Kaya we must be very watchful. You know, your ability and your capability to be used for God's glory, antindi ng impact mo. Ito, online pa lang to. But on your respective places, you can be the ambassador of God to share the gospel. Since we love the Philippines, kanina natutuwa ako. Imagine, God is using Filipinos. Spread, narinig ko kanina, no? May mga Russia, merong US, Singapore. So this is the mandate of God for this church, for His glory, ma-expand ang gospel. Amen. Nakumalat ang gospel sa masasakupan nating lugar na pinagagawa niya sa atin. This is not for our credit, no? Ito ay sa credit ng Panginoong Yesus. Ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating mga tao. Ang ating mga tao. Kaya nga sabi natin, loving God, loving people, change the nation. Sa Pilipinas, loving God, loving people, let us change the world together. Amen? Kaya ang sarap-sarap po ng feeling na talagang marinig mo na may maraming naliligtas at nakakilala sa Panginoon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo. Amen? Kaya lahat po ng invited sa buong mundo, kung nasa US ka man, Russia, Singapore,
naririnig ko kanina, no? Ano pong bansa? Hong Kong. Amen. Kayo pong lahat na nakapakinig sa oras na ito, you are the strategic person. You are a very significant person. You are an essential person where you are in now. Amen. I heard someone from Uganda today. Glory to God. We have already church in Uganda. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. So God is giving the radar to start the ministry as well in Pampanga and in Cavite. Amen. So yun po yung nilalagay ni Lord sa heart ko sa oras na ito na kailangan magkaroon na ng mabilis na formation. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Everything we are doing should be covered by the will and the power of God. Magkakaroon po ng great accomplishment yan sa kanyang itinakdang oras. Pero sa araw pong ito, ating pong pag-uusap-usapan na madalas nating marinig. Amen? Palagi ko ito naririnig eh. Give way because these are essential. Even people started to call themselves essential. Amen? Actually, yung liver, vitamins namin, ang tawag namin, essential. Essential 300, tama. So, hindi ko alam why there are only few people and there are only some material that which they call essential. Pag sinabing mga gamot, essential ito. Amen. Pero hindi nila tinatawag na essential yung sasakyan na nagdadala ng gamot. Actually, everything in this world, God put them all together for essential purpose. Currently, merong mga tinatawag tayong essential, pero ano ba talaga ang spiritual meaning ng essential natin pag-uusapan ngayon para hindi mo naman makalimutan ang message na to that you yourself, you are actually an essential person. Tapikin mo yung katabi mo, grabe bro, ngayon ko lang narinig, mahalaga ka pala. Grabe sister, no? Mahalaga ka pala. Amen. Sabihin mo sa nanay mo ngayon, mami, mahalaga ka pala. You know, whenever I call my mom, whenever I call him, I'll call my mom every day. Every day. Pag hindi ko lang siya matawagan, yun talagang wala lang time na talagang hindi ko siya matawagan. Pero as much as possible, I know that my mother is very essential in my ministry. Ayoko mag-iwalay kami mag-usap na hindi niya ako sinasabihan ng God bless you. Amen? Because that is an essential word from my mother. A very relevant word, a very significant word, a very important word. I know I need a blessing as a son, as her son. Kaya kayo pong mga magulang, ano? Please lang, always bless your children. Kagabi, na, ang ganda po ng topic natin about sa marriage, ano? The husband, it is the husband's duty to bless his wife and his children. And it is also the wife's duty to bless her husband and the children. So it means to say, sa loob ng pamilya, dapat nagbiblesan. Amen. Kung sino man yung kasama mo ngayon, kasama, especially pag yung mister mo, ang wife mo, kasama mo, magsaya ka na kasi not all the time magkasama mag-asawa. Amen? It is also an essential for couple to be together always. Amen? Kung sakali man talagang tinakda ng panahon na mayroong distance na hindi kayo magkasama ng asawa mo, palagi mo yung tawagan. Palagi mo yung mag-ipag-zoom. No, Google Meet. Ang daming way para makakunak ka sa husband mo. Huwag mong hahayaan na sa isang araw na hindi kayo mag-usap ng husband or wife mo. Kung sakali mang sa panahon na to ay meron kayong distansya. Huwag mong hahayaan na hindi kayo makapag-usap. Ang sabi ng Psalms 139:14, this is the word of the Lord. I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. Can I repeat that? I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well.
Amen. You know, you will not give value to yourself. Hindi magiging mahalaga sa iyo ang iyong sarili at hindi ka magiging masaya sa iyong buhay pag hindi mo alam na mahalaga ka sa Diyos. Na hindi mo alam that there is a marvelous way in your creation, in my creation, na sa ating pagkalalang. Kaya kung minsan hindi ka satisfied. Amen. Hindi mo matanggap na yun ang ilong mo, kung ano-ano ng spring, ginagamitan ng plies, kung ano-ano, tumangos na ang ilong because the devil keep telling you that you are not beautiful. You start to compare yourself with others, kaya ang nangyayari, hindi ka nagiging satisfied kung ano ka ngayon. Amen? I used to work with white people. Nakikita ko talaga, nagbibilad sila. Sabi ko, nagbibilad yung mga to because we want your color. Bah, sabi ko, matindi kami pala mga Pilipino. Hinahabol pala ang kulay namin. Amen. Mga Pilipino naman, ayaw magbabad. Sa ilalim ng araw, baka umitim. Amen. Pero pag silang tinanong mo, talagang proud sila. Pag may, lalo na, pag may bakas-bakas na pinag-sunbaiting, yung gubuhit yung t-shirt yung gano'n, no? Amen. They are proud. Bah, sabi ko, sa kanila pala, meron din palang mahalaga sa atin na tinatanaw nila at gusto nila ma-attain. Amen po ba? Because if you will start to compare yourself to others, lalo-lalo na wala sa'yo, mag-uumpisa ka na malungkot. Pero kung titingnan mo kung ano ang meron mo na kaloob ng Diyos, palagi kang masaya araw-araw. Amen? Naalam mo ba? Hindi mo ba alam? Nang itsura mong yan, kaisa-isa yan sa buong mundo. Kahit na meron ka pang kakambal, meron pa rin kayong matinding differences niyan. Amen. May mga makakambal, pinipilit ipagkamukha. Ano, pati damit, parehas ang damit. Amen. Parehas ang sapatos. Pinagtutugma nila palagi ang kanilang mga bihisa para magbukang kambal. Pero sa totoo lang, ang laki-laki ng diferensya ng dalawang yan, especially pagdating sa kung paano sila mag-isip kung ano ang nilalaman ng kanilang mga puso. Please stop comparing yourself with other people. Amen. Because you have your own life na kailangan masatisfy ka sa kamay ng Diyos. Only Jesus can make you satisfied. Ang saya-saya at ang sarap mabuhay kapag nalaman mo kung gaano kahalaga sa harapan ng Diyos. Again, I say this, you are fearfully and wonderfully made. Hindi ka mukhang fearful, no? Hindi ka mukhang nakakatakot. Ang sabi niya, you are fearfully and wonderfully made. If you know that God spent time in creating and shaping you, no? Kung alam mo yun, kung paano kasi shape ng Diyos, kung kano kanya minahal, kung paano niya binantayan ang iyong spinal cord sa likuran mo, ang mga intestine mo, hindi niya pinag-interchange, ano? Andun sa pwesto. Ganyan kanya kamahal, no? Kung paano ka sinyape, kung paano ka kinreate, yan ang the best na design, na creation, because you are very unique. Don't try to be like others, please. Amen? At palakpakan mo naman ng Diyos doon, kasi mahal ka niya. Now, aside from knowing that you are fearfully and wonderfully made, na napakaganda ng pagkahubog, napakaganda ng pagkalalang ng Diyos sa iyo. Amen? Aside pa doon, magiging essential ka at magiging importante ka sa iyong paningin at sa paningin ng Diyos kapag ka ikaw ay mayroong pananampalataya sa Kanya. Amen. I cannot find any essential in the life of any people kapag wala siyang talagang pananampalataya sa Diyos. Alam mo ba si Lord, naghahanap siya ng pananampalataya po sa puso ng mga tao? Naghahanap ang Diyos ng pananampalataya sa mga bibig ng mga tao. Amen. Kaya if you love your family, you keep prophesizing. Oh, you keep uttering. Ano? Nang blessing sa iyong family, sa iyong mga kapwa, sa iyong ministry, lalo-lalo na sa iyong sarili. Yung patay tayo dyan is not a word of a Christian.
Amen. Naku, patay tayo dyan. Naku, huwag mong i-release yun kasi pag yun nangyari yun, hindi mo magugustuhan yun. Amen po ba? Sabi ng scripture, life and death is in the power of the tongue. Always confess, oh, grabe, negosyante ako, sigurado ako, aasenso ako dito. Dahil kasama ko ang Diyos. I am a prosperous person. I am a healthy person. Amen? I am blessed. Yun ang mga dapat declaration natin. Yun ang mga nakakasaya sa buhay. Hindi yung 14 ng Pebrero, parating para ka nang dinaganan ng tatlong kaban na bigas, ano? Malungkot ka na. Bakit? Dahil lang magpe-February 14. Nakalimutan mo, may February 15 pa. 16, 17, 18, 32, 33. Amen. Meron kang karapatan maging masaya, but when you start comparing yourself with others, yun ang nagiging problema, kaya ikaw ay nalulungkot. Alam mo, sa araw na ito, there should be something that should be awakened whenever we call on God to meet the need of our heart, especially the miracles na kailangan natin upang makapagpatuloy tayo sa ating mga... Sometimes, we feel that this it's already the end. Ito na, katapusan na. Grabe. No, ito na yung... Dito na ako... Ito na yung huling hininga ko. No, I remember 2 weeks ago. Amen? Alam na ninyo lahat. I'm so relaxed. Amen? Wala akong nararamdaman. I feel so peaceful. Si Pastora pala, kasalukuyan, dumadaan ng matinding... pagsubok, akala ng doktor eh, mawawala na ako. Sabi ko naman, napakaganda naman ng asawa ko para iwanan ko. Hindi mangyayari yon. I will not die in this bed. On this bed. Okay? If you die, you must die fighting. Inuulit ko po, bilang mga sundalo, we are called as soldiers. Tayo mga anak ng Diyos. Okay? We are called for war. Kaya don't think that when you became Christian, life will be easy. No. Life will be full of happiness though we are experiencing war, pero palagi tayong nananalo. Amen? Alam niyo po, kung sino mga taong hindi lumalaban sa buhay, wala na po yun. Hindi na, actually, kung wala kang Panginoon, hindi ka na kailangan magipaglaban kasi talo ka na agad. You are a default loser if you don't have Jesus in your heart. But the moment you accepted the Lord Jesus Christ in your heart, you became a soldier of God and the day one of war started. What is good about being in a battle when you have Lord in your heart is every day you are winning. Amen po ba? Doon mo mararamdaman hanggat hindi seryoso ang heart mo na meron kang Kristo sa puso, hindi mo mararamdaman na grabe, I am marvelously made. No? Kaya pala, dapat talaga mag-antay yung naniligaw sa akin, hindi ako basta-basta. Kasi pag hindi mo alam na mahalaga ka at maganda ka at you are fearfully, no? Hindi ka nakakatakot, ha? You are fearfully and wonderfully made. You will put value on yourself. Amen. Amen po ba? You must become a person of value. You will develop yourself. Hindi ka basta-basta. And you will feel the happiness. Sabi niya, napakalaga ko pala. Marami mga sinisira ang kanilang mga buhay, sinisira ang kanilang mga katawan because they don't feel that they are very important because of the lack of knowledge. They are being destroyed. And only the scripture can correct your life. Can correct your thinking kapag may salita ka ng Diyos, you can always move forward. Amen? And being with the Lord, always in the boat, you can always call on God to the rescue para yung mga bagay na dapat may kalungkot, God will immediately put you on recovery para ikaw ay makapagparsupa ng mga purpose ni Lord sa'yo. Amen? Merong napakagandang instance sa Bible, no? Alam na ito ng lahat, pero ito po ay aking babasahin. Sa Luke chapter 8, verse 22 to 25, this is what the scripture says. Isa sa mga araw na yon, siya'y lumulan sa isang bangka, kasama ang kanyang mga alagad at sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang lawa.
sa kabilang panig ng lawa at sila'y naglayag. Samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. Dumating ang unos sa lawa at sila'y napupuno ng tubig at nanganganib. Ibig sabihin, pumapasok na yung tubig sa bangka. Sila'y lumapit at ginising siya na nagsasabi, "Guro, guro, tayo'y napapahamak." Siguro kung ako nagsulat niyan, dyan lang akong parenthesis, kayo lang. Amen. Siya'y gumising at sinaway ang hangin at ang pangangalit ng tubig at ang mga ito'y huminto at nagkaroon ng kapayapaan. Amen? Do you see that? When Jesus is on the boat, when Jesus is in your family, when Jesus is in you, and Jesus is in me, Jesus is in us for He loves us. Kanta yun. Amen? Sinabi niya sa kanila, nasaan ang inyong, ano? Pananampalataya. So, kung hindi ito sinabi ni Jesus, wala kang malalaman na dapat ituwid mo sa iyong puso o i-retain mo sa iyong puso, nasaan ang iyong pananampalataya? The moment they heard that, actually mentoring yun eh. Because this God is developing this disciples, these apostles, to be a very essential people for God's purpose. Amen? Hinuhubog sila. Do you know, in life, there are two things that can take place. It is when God caused things to happen and when God permitted things to happen. Ibig sabihin, others wants to do it, God only permitted it to happen. Only God can veto things so that it won't take place. Siya lang. Pero ito pa, ito lang ang sigurado, kaibigan. Kapag pinahiluntulutan ng Diyos na mangyari ng isang bagay, meron siyang purpose. Amen. Ito po ang ating tatalakayin kasi kung minsan, wala na tayong halos na lakas na maging saya. Alam mo, sometimes just a financial issue, parang ang hirap na maglingkod. Paano pa ba sinabi ni Lord, umalis kayo, wag tayong magdala ng pera, wag tayong magdala ng baon, magdala lang kayo ng inyong tsinelas at kayo humayo. Bahala na mga ibong ayuda ang magpakain sa inyo. Amen po ba? Kaya yun ay sinulat, kaya yun ay ipinaalam sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang ang mga bagay na ito na kung minsan gusto ni Lord na ma-separate tayo sa suporta ng mundong ito upang sariksikin natin ang kalooban ng Diyos at pag nasumpong na natin ang kalooban ng Diyos, everything will follow na isusuport ng mundong ito sa pabor na ibibigay ng Diyos sa bawat isa. Paano ba talaga ang maging mahalaga? Paano ba maging mahalaga? Ang sagot doon, dapat meron kang pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, sinabi niya sa kanila, nasaan ang iyong pananampalataya? At sila'y natakot at namangha at sinabi sa isa't isa, sino kaya ito na kanyang inuutusan maging ang hangin at tubig at sila'y sumusunod sa kanya? Basahin nga natin sa English. For the sake of our loved people from other mothers. Amen. One day, Jesus said to his disciples, "Let cross to the other side of the lake." So they got into the boat and started out. As they sailed across, Jesus settled down for a nap. Amen. O sige ha. Everything is okay. Everything is peaceful. Amen. Everything is going well. Suddenly, sabihin natin, suddenly, there's a danger. Amen? Paano? Pero kapag kasama mo si Lord, dapat relax ka lang. Ang tinuturo ni Lord dito, hindi niya, matutulog ako, tapos kunyari, alam mo yung natutulog ko din, nakasilip na ganun. No, hindi ganun si Lord, talagang natulog siya. Amen? Kasi nasa physical na pangangatawa, but yeah, of course, God never sleeps. Amen? The disciple went and woke up shouting, "Master, Master, we're going to drown." When Jesus woke up, he rebuked the wind and the raging waves. Suddenly, the storm stopped. Sabi natin, the storm stopped. And all was calm. Then he asked them, "Where is your faith?" The disciples were terrified and amazed. "Who is this man?" They asked each other, "When he gives a command, even the wind and the waves
obey Him. Ano mga mapupulot natin dito? Okay? Tandaan natin ang topic, essential. Uuwi tayo mamaya uli dyan sa topic na yan. Remember this. There is a purpose in the storm. I repeat that. There is a purpose why there is a storm. Again, I say this, two things. When God caused it to happen or God permitted it to happen, there is always a purpose why God is allowing such things to happen. Kung minsan talagang feeling mo hindi favorable sa'yo, kaya bumalik ka pa rin, Lord, kahit na anong mangyari, kahit ganito ang nakikita ko, hindi ako wawalay dun sa sinabi mo, I am fearfully and wonderfully made. Mahalaga ka sa Diyos. Sabi mo, mahalaga ako sa Diyos. Ulitin mo, mahalaga ako sa Diyos. Amen. Kahit na merong storm, amen. Kahit itong storm na to, madoble ang pangalawang storm, pangatlong storm. Kahit siya mag-ulit-ulit, meron dahilan, may purpose si God. But let me tell you this. For every storm, there is a purpose. Sa lahat ng unos, may kahulugan yan na binibigay ang mensahe ng Panginoon. Ito ang problema. This is the problem. Many people, or even Christians, they experience storm in their lives, but the problem is they are not learning. Kapag ka hindi ka natuto sa isang unos, sa isang bagyo ng buhay, pag hindi mo natutunan ang lesson, it means you are inviting another storm. Hello? Baka hindi mo narinig. Ulitin ko. Kapag ka sa isang bagyo, hindi ka natuto, ibig sabihin, you are inviting another storm, maybe of higher intensity, or a stronger wind, so that you will get the lesson from the Lord. Please, when the storm came, learn the lesson. Immediately, Lord, I know there is a purpose. If you are a man with a heart, with Jesus, ang palaging sagot natin sa lahat ng nadadaanan ng ating buhay is all things works together for good. For them who love God. Pag mahal mo ang Diyos, wala ka ng problema. Kahit na mukhang favorable o hindi favorable, palaging ang all things works together for good. Para hindi na yung maulit, alamin mo kung anong mensahe ng Diyos. Bakit may dumating na ganitong challenges sa buhay ko? Bakit biglang may sakit? Bakit may biglang challenges sa aking business? No? Sa aking finances? Sa relationship? Amen. Pag dumating yon, agad kang bumalik kayo, Lord, naniniwala ako, you are going to rebuild the purpose. Amen. Kung minsan, hindi ka mahuli ng Diyos, talagang mako-corner ka sa isang pagkakataon o sitwasyon na talagang makukuha mo ang mensahe ng Diyos. Pag hindi mo yung pinansin, dumaan lang, tapos bumalik ka na naman doon sa dati mo, dumaan ka na naman ng pagsubok, bumalik ka pa rin sa dati mo, hindi ka matututo. Every time na hindi ka matuto, you are inviting another storm. You are inviting a greater disaster for you to learn. Di ba dati na natin sinabi, if the word of God cannot correct you, circumstances will. If the word of God cannot correct you, circumstances will correct you. Kaya kapag pagdating pa lang yan, binibigyan na tayo ng mensahe, katuruan, o kaanumang kaalaman na ibibigay sa atin ng Diyos, matuto na tayo. Amen! Palakpakan naman natin siya. You know, we have the heart to become essential. Hindi mo na kailangan tanong yun. You are already essential. The only thing is, you are not discovering these things na you are essential. Mahalaga ka. Kasi kapag alam mo mahalaga, bibigyan mo ng pagpapahalaga ang sarili mo. Amen? Amen po ba?
Ito, totoo to. I will tell you one of the greatest reason why I experienced being hospitalized 2 weeks ago. I have an auntie dying of colon cancer. Listen to me. That tita took care of me when I was a child. When I'm a baby. Ricky, apogi ng riking to. Ganun. At yung tita kong yun, hours or days na lang mamamatay na siya. Colon cancer. One thing I want to make sure, itong tita kong to, pamangkin niya ako. At alam niya, mahal ko siya. Alam ko, kadugo ko siya kasi medyo nagdadry din ang kamay. Talaga, kadugo ko to. So every time na umuwi ako, meron niyang palaging ano sa amin. Vaseline. Ano ba? Sabon. Dab. Yan. Eh, ma'am, palagi kong binibigay sa kanya. Pampaganda nga ng kutis. Kasi alam ko, mahalaga yung tita kong yun. Tapos ako, anak ng Diyos, pastor, kinukuha ng kalaban. Sabi ko, hindi ako papayag. Hiningi ko sa Diyos na mabuhay siya. Yung panahon na yon na hiningi ko mabuhay siya, mamamatay na talaga siya. Mamamatay na yung tita ko. Hiningi ko, may colon cancer yon. Nagpadala ako ng video. Nagpadala ako ng video ng pagtanggap at pananalangin sa tita ko. Pinadala ko sa kanya. Tita, aside sa prayer ko, nagpadala ako ng video ang pagtanggap. Sabi ko sa pinsan ko, narinig niya, pinakinggan niya. Oo, kuya, okay na yun. Kuya, sabi, anong pinarinig ko nga sa kanya, nakapikit siya, binibigkas niya. You know, that time I am fighting for my tita with the colon cancer, that's the time I was tested to have a problem in my colon. Out of nowhere. Out of nowhere. Amen. There is an unexplainable, massive outflow of my blood. Na hindi, sinabi, bumaba. Hindi ko naman akat, ang dami na naalis na dugo sa akin, ang hemoglobin ko, 13 pa rin. Nung ginawan ng, ano ba yung, colonoscopy o biology, ano yun? Ano yung ginawa sa akin, ano? Colonoscopy, ecology, basta, ayan, dahil marami daw lumabas ng dugo sa akin and I was about to die. I don't know. Para na akong Australian to die. Amen. To die ng Australian, hindi para mamatay. Ngayon, ang ibig sabihin ng Australian, to die. Sa atin, today. Amen. Tingnan mo to. Kasi hinihingi ng kalaban na mamatay yung tita ko na hindi makatanggap sa Panginoon. Hindi ako papayag doon. Ano pang value ko sa mga kamag-anak ko, sa tita ko? Ano pang value ko? Pag hindi ko siya nilaban, ayaw ng diablo yun. Kasi sure ball, baga sa ano, baka sure ball na to eh. Out of nowhere, merong isang Ricky na inihingi ang kaligtasan ng kanyang tita. At talaga napalaban ako. Ay, ito, kanya-kanyang challenges ito, no? Kaya naranasan ko, sabi ko, I'm praying for my tita dying of colon cancer. At ang diagnosis sa akin, nagproblema ako sa colon. Sabi ko, Lord, ba't ako nagalaw? Bakit ako nagalaw? Dapat hindi ako natouch ng kalaban. Eh, kasi pinreach mo, di ba? Matuka ka lang, pero hindi ka malalason. Anong taka ako? May tama ako. Oh, wala akong nararamdamang sakit. Amen. Pero ngayon, babaguhin ko na yun, no? Ang mga taga-Wi-Fi, kahit matuka, wag na. In the name of Jesus, kahit matuka, hindi na pwede! Sa pangalan ni Jesus. And, nun nilalaban ko yung tita kong yun, that's the time na nandun ako sa ano. Naratay ako. Sabi ko, kaka-basketball ko lang eh. First time ko nag-shoot na pag-shoot ko, tumaligod ako, may ginagaya ako eh. Pumasok! First time na ang asawa ko, woo! Sabi ko, tuwan-tuwa ang asawa ko. Isa pa, shoot na naman. Pasok na naman. Pagkatapos lang, bigla ako na hospital.
Kaya nga yung pinipilit pa ako magbola ni Pastora, eh, sabi ko, next time na lang. Ako pa yung, dati, ako yung tumatakas. No? Makapag-basketball lang. Alam mo, nung nandun ako sa bed, I should be an essential pamangkin. Bakit ko titayo, pamangkin niya ako kung wala akong alaga? Alam mo, yung tita ko, hindi na alos makapagsalita, bumangon, nakapagsalita, at nakatagpo ng mga Christian na patanggap siya. Amen! Sabi ng kapatid ko, tinawag ako kapatid ko, Kuya! Biglang naka-recover si tita! Ganun ako. Sabi ko, naka-recover si tita ako, nakahiga dito! Biglang naka-recover si tita, nakapagsalita. May abilidad siya magkipag-usap. Pinatanggap siya. Hallelujah! Umaga yun, nung nga po, diba, Kuya, patay na si tita. Ha! Pagsabing patay na si tita, sabi ng doktor sa akin, you are stable, ha? You can check out today. What? Talagang ang tindi na switching. Eto, hindi ko pa sinasabi. Ngayon, sinabi ko na. Amen. Alam mo nung sabi ko, Panginoon, ba't nawalan ako ng dugo? Sabi ni Lord sa akin, bakit si Pastor Cesar ba? Gaano kalaking dugo nawala sa kanya? Si Pastor Cesar, may bala binaril dito, may bala sa ulo, may bala sa leeg, may bala sa katawan. Amen. Do you realize? Pero sabi ng asawa niya, Cesar, don't die. Pastor Claudia, Cesar, don't die. Yun lang. Amen. But because God still has a purpose to Pastor Cesar, now, God is using him to transport the world. Millions and hundreds of millions of souls are being saved. Amen. Pag si Lord lang ang makakapagsabi kung hanggang kailan ka mabubuhay, kung kailan hangga, kung hanggang kailan pakikinabangan ng mundong ito ang halaga mo sa ibabaw ng mundong ito. I serve my purpose. Kaya ang layo-layo ko, hindi ko maabot. Sabi ko na lang sa tita ko, sayang, tita, hindi kita talaga ano. Hindi ko lang, sa post ko, Facebook ko na lang sinabi. Kasi hindi ko naman sabi. Sabi ko, tita, hindi na kita talaga makausap. Amen, sayang wala ako. Talagang gagawin ko yun. Sabi, padala ako ng, you know, if you love your kamag-anak o yung mga pamilya mo, do it. Don't just say it, do it. Especially their personal relationship with the Lord. Paglabas ko doon, talagang sabi ko, grabe, nasalinan ako ng dugo. Hindi ako makapaniwala at hindi ko matanggap. But this, I know, I am fearfully and wonderfully made. You know what the Lord told me? Do you think that blood that went into your body is not important? Sabi ko sa loob-loob ko, Lord, sana yung may-ari nung dugo, matangos ang ilong. Amen, baka bigla akong tumangos ang ilong ko, gumandang kutis ko. Mali mo, bigla nag-blue eyes mata ko. Basta mali, nang guwapo ko na lang. Amen. Why? Because I know the promise of God. Kaya hindi ako nalulungkot. Amen. And somehow, nung napasukan ako ng antibiotic, I know God healed something in my body that I do not know. Ganyan po ako kapositibo pag si Lord may ginagawa nang hindi natin maintindihan. At dalangin ko kung ano man ang pinagdadaanan mong pagsubok sa oras na ito. Amen. Sa mga bagay na hindi mo maintindihan, matuto kang kumapit sa Diyos sa kanyang mga pangako that everything works together for good, for your good. Amen. Pag may dumating na weather, ito ang laban ng storm. Pag may dumating na naman na weather, ito yung laban ng storm. Nagtitiwala ako sa Diyos. Lord, I know I am essential. I am fearfully and wonderfully made. Mahalaga ako sa mata mo, Panginoon. Kahit man dumadaan ito, alam ko, I am untouchable. I am naka-brace ako palagi ng iyong mga kamay. Amen. Sabihin mo, weather lang yan. Amen. Each weather will teach you. Every weather has a purpose. Amen po ba? You know, when we are designing towers, ang tindi niyan.
Alam mo paano kami nag-design ng mga tower? Yung mga tower na nakikita nyo dyan, pag may bago kaming itatayong tower, ilalagay yung mga tower na yon na kunyari mga tower, tapos itatayo ito. Tapos, kukuha ng, ano lang yan, nasa mesa lang yun, bubugahan ng hangin yon. Amen, lalakasan yung hangin. Alin yung mga building na babanggain ng hangin, o ganito, paulanan. Kaya bago ito yung building, alam na kung ano nangyari. And i-design yung building sa lakas, kung alin yung salamin na dapat mas makapal, kasi doon tatama yung mas malakas na wind, pinaghahandaan na yun bago itayo yung building. Amen. Kaya magtaka ka, ang lakas ng hangin, hindi man to na ano. Ah, bakit ang mahal ng building na to? Hindi mo alam, pinipicture mo lang kasi, kasi yun dito, yung salamin, kinapalan namin para pagbugahin ng malakas na hangin ito, hindi to maano. Amen. Ay, itong mga salamin na to, acoustic glass ito, hindi mo alam bakit ginawang gano'n. Ang mahal ng salamin na yun. Bakit? Kasi maingay dyan, dumadaan ang mga sasakyan dito. Dapat yung natutulog dyan sa loob, hindi yung maingayan, ano? Ganun yung mga disenyo. Hindi lang basta may pinipicture ng building dyan. Ang daming mga pinag-uusapan muna dyan bago itayo yan. Ganun ka rin. Pinagandaan na ni Lord ang lahat para sa'yo. Kahit mga temptation na iniisip mong hindi mo makayanan, no! No temptation na kaya kang i-overcome. Lahat ng temptation, dinisign ka ni Lord, makaya mong i-overcome yan. Hindi ka bibigyan ng mga pagsubok na hindi mo makakayanan. Why? Because you are fearfully and wonderfully made. Why? Because you are essential. Alam ko, essential yung mga nurse, doktor, mga taga-basa ng dugo. Amen. Pag-deliver ng pagkain. Pero tandaan mo, lahat tayo essential sa harapan ng Diyos. Mahalaga ka. You are fearfully and wonderfully made. Amen. Ay, ganito na ako. Matanda na ako. Edi win mo, puro matanda. Amen. Palagi mo kasing iniisip yung hindi mo kayang gawin. Isipin mo kung ano yung kaya mong gawin. Tama po ba? Kung halimbawa, piloto ka, nakarandam ng turbulence, o kung may piloto dito, sabi mo doon sa mic, please pray. Lahat ng tao doon, mananalangin. Biro mo, piloto, wala pa akong narinig na piloto ang dumaan ng turbulence. Nagsabi yung piloto, manalangin tayo. Lahat mananalangin yun. Amen po ba? Always find your opportunity. Kaya noon sabi ko, I am now at peace. Alam ko yung tita ko, ligtas yun. Eh, nilalaban natin eh. Amen. Eh, do not be a winning party for the death of your children. No? Dapat ilaban mo sila sa panalangin. Nakikita mo ang anak mo, magkakaluko-luko. Nakikita mo ang anak mo, napapabarkada na ng mali. Huwag yung sa harapan ng mata mo, para kang robot na walang ginagawa. Ilaban mo na yan sa panalangin. Amen. Huwag yan napahamak. Ba't nagkaganyan ang anak ko? Tulog sa church naman. Ikaw ang pastor ng bahay. Hindi lang kami. Ikaw ang first pastor ng anak mo. Second ako. Hello? Amen. Sabi mo, ang anak ko essential. Pakita mo. Amen. Amen. Sa mundong ito, pumanig tayo sa unshakable. Tagdina mo ito sa Hebrews 12:25-29. Sabi niya, tiyakin ninyo na hindi ninyo tinatanggihan ang nagsasalita. Hallelujah. Meron ba nagsasalita? Amen. Sapagkat kung ang mga tumanggi sa nagsalita sa lupa ay hindi makaliligtas sa paghatol, ang ating kahatulan ay lalong tiyak kung tatalikuran natin siya na nagmula sa langit noon ang kanyang tinig ay yumanig sa lupa. Ngunit ngayon siya ay nangako na sinasabi, minsan na lang yayaniging ko hindi lamang ang lupa kundi gayon din ang langit. Kaya sa buhay talagang mayroong pagyanig. Amen. Sabihin mo, Lord, salamat sa pagyanig. Bakit? Nang gamitin niya ang kataga minsan lang. Hindi minsan lang itang ibigin. Ano? Minsan lang. Ang ibig niyang sabihin ay aalisin niya ang lahat ng bagay na mayayanig. Nang mga ito ay mga bagay na ginawa upang ang mga bagay na hindi mayayanig ay manatili.
meron pala mga bagay na hindi nayayanig. Amen. Everything in this world is shaking. Parang wala akong bansa na narinig na hindi nililindol. Magtataka ka ngayon sa panahon na to, kahit ang lugar na hindi dating binabagyo na. Amen. Bakit? Meron talagang unshakable things. Yun ang mga spiritual things. Yun ang sa mga merong Kristo sa puso. Kaya ako minsan nagugulo na, relax, alam mo, I'm happy. Although I don't like what happened to me, but all things work together for good. But even I'm in the hospital, I felt one of the happiest peace in my life. Kumusta na? Ay, sabi ng doktor sa akin. Eh, nung nagising na ako, ay, magsi-CR po, can I use the toilet? No. Why? I am strong. Kaya pala nakatingin sila sa akin lahat. Kani-kanina lang, pagkalambing-lambing, ano? Kani-kanina lang, yung lang blood pressure ko, 71 over 50. No, Panginoon, magbabuko na ng kasama ko. Wala akong alam. Kaya sabi ko, magsisiyara ko. No, don't stand, stay there. Sabi ng nurse, magkakasangga to. No, I will use toilet. No. You can wee-wee there. What? Here, no, I can go. No, please don't stand. I'm strong! Kaya nung sinabi kong I'm strong, ayaw nila maniwala. Pero sa totoo lang, I really find peace. Sabi ko, Lord, ang sarap talaga na may Diyos. In times of storm, you will feel your real God. You know who are those people who are really in trouble? When they are in the storm, they feel the power of the wind. Kaya tumakbo yung mga ano, Master! Mamamatay na tayo, di mo alam? Ano sa pinatigil ni Lord? To teach them. Next time, dapat may faith na kayo, ha? Parang ganun yung tanong. Sabi nga, wala pa kayong pananampalataya hanggang ngayon? Parang sinabi ni Lord, next time, dapat may pananampalataya na kayo. Or else, meron na namang storm para matuto kayo. Sa record, hindi na naulit yun. Amen? Sa Bible, hindi na naulit. You must fight for your right to know. Amen? Di ba nakasulat doon sa pagka namamalengki ka? Yung the right of every customer. Amen po ba? Kailangan, Panginoon, kailangan makuha ko yung mensahe, Lord. Bakit ko to nararanasan? Pagka palagi mong ini-involve si Lord, you will see, even if you undergo testing in life, you are relaxed. Sabi ko, hindi ko yung pinagmamalaki. Napagtagumpayan ko to. No, I am testifying. Amen. Dahil hindi po pa biro yung nandun ako. Kahit yung doktor ayaw niya maniwala. That from 7, papalo ng 11 yung hemoglobin ko. That's impossible. Sabi ko, bira itong doktor na to. Ba't ayaw niya maniwala? Doktor siya, ang Diyos ko, great physician. Amen. Alam mo ako sinong tinext ko? Lahat ng kilala kong bishop, tinext ko. Sinama ko sa si Pastor Cesar, pray for me. Amen. Really, you will enjoy life if there are people praying for you. Kaya pin sa church na to, sabi ko, let's not stop praying every day. Lahat kayo na nandito sa platform na to, we love you with the love of the Lord. Mahal namin kayo, and we never stop praying for you every day because the challenge is real. Amen. Amen po ba? Kahit relax ka lang, kahit na parang wala kang ganang makinig dyan. Lalo na po kayo mga first time attendee, remember this, your life will never be the same again. Palakpakan naman natin ng Diyos. Sabi niya, nang gamitin niya ang katagang minsan lang, ang ibig niyang sabihin ay aalisin niyang lahat ng bagay na mayayanig, na ang mga ito ay ang mga bagay na ginawa upang ang mga bagay na hindi mayayanig ay manatili. Tinanggap natin ang isang paghahari na walang makakayanig. Ano yan? Yung kingdom ni God.
Kaya nga sabi niya, Lord, Thy will be done on earth as it is in heaven. Inuulit ko, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya kung ano yung nasa langit, para na rin sa langit, dito sa lupa. Amen. Di ba ganun yung kanta? Dito sa lupa at para ng sa langit. Kinakanta mo lang kasi yun eh. Pero pag isa sa pabuhay mo yun, grabe, dito sa lupa, para na rin sa langit. E di merong kingdom na yung kinabibilangan, that is unshakable. So pag alam mo, you belong to the family of unshakable, you belong to the kingdom na unshakable, mararamdaman mo yung essence mo. Grabe! Hindi pala ako ordinaryong nilalang. Mahalaga pala ako. Pag nalaman mo yon, hallelujah. Hindi ka na just-just. Hindi ka na basta-basta. Naisip mo, grabe. Pag kung sisirayin ang sarili ko, pati kung sisirayin ang katawan ko, pati kung sisirayin ang buhay ko, napakalaga ko pala. Kasi kaya puro kasira sa sarili mo dati. Alam mo, you know why? Kasi hindi mo pa alam kung gaano kakahalaga. Palakpakan naman natin ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, sabi ng Bible, tuloy natin, tayo nawa na magkaroon ng biyaya sa pamamagitan nito, tayo ay maghahandog ng paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Tayo ay maghahandog ng paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos. Why? Dahil ang kinabibilangan mo, hindi to basta-basta. Amen? Kaya yung mga lahat ng naririto, mamaya kung hindi ka God willing, huwag kang umalis. Huwag kang umalis hanggat hindi natatapos na meron itong pagtanggap. This is for you to belong to the unshakable kingdom. Amen, nayayanig na lahat. Eh, paano ayan? Nayayanig ito sa earth. Eh, may yung isang kingdom nasa heaven. Eh, sige, sabi niya, ibababa ko tong kingdom dito sa heaven, sa earth, para maranasan mo habang nandiyan ka, kasi mahal kita. So you will feel that you are a very special person. Hindi ka basta-basta, kasi mahal kita, anak. Siyempre, pag gusto mong tawagin kang anak ng Diyos, eh, kailangan ama mo siya. Tama po ba? Hindi ka basta-basta, anak ka ng Diyos. Eh pag anak ka ng Diyos, dapat kamukha mo siya. Dapat kamukha natin siya. So yung ginagawa natin, dapat na nakakamukha natin ng Diyos. Amen? Kaya ikaw, alam mo ang ginagawa mo. Alam mo pag sa ginagawa mo, kung kamukha mo ang Diyos o hindi. Amen po ba? Dito sa Dubai, matindi. Mahalaga ang mukha ngayon dito sa Dubai. Sa Dubai, wala ng passport. Pumasok ka doon sa system, pakita mo lang yung mukha mo. Kaya pinangalanan ko yung mukha mo. Mukha mo, papasok ka na, lalabas ka. Wala nang tatak-tatak sa passport. Ganun nakatindi dito. Sabihin mo, mahalaga ang mukha mo. Kamo sa katabi mo. Sabi mo, mukha mo, mahalaga. Amen. Paglilingkod na kalugod-lugod sa Diyos na may banal na paggalang at pagkatakot. Amen. Sapagkat ang ating Diyos ay isang apoy na tumutupok. Hallelujah. Woo! Napakabuhay. Kita ka ba? Naglalagablag ang puso mo. Amen. Dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, papasok kita sa orno. Sa apoy. Hindi, pasok mo. Amen. Yung tatlo, nagiging apat. Kapag ang pagsubok dumarating. Amen. Di ba sabi niya? Di ba tatlo lang tinosta natin, ba't apat yan? Tapos sumasayaw pa dyan sa loob. Amen. Ganun po may Diyos. Sa business mo, iyad mo si Lord. Sa relationship mo, iyad mo si Lord. Kaya gawa mo yung chat room. Tatlo. Halimbawa, may boyfriend ka, girlfriend. Ano? Parang hindi mo makayanan yung relasyon nyo, iyad mo ako. Yan mo si Pastora, para nakikita na binag-uusapan niya. Hi, hello. Ah, this is Brev. Hello, I'm here. Receive! Hallelujah. Extract ko yung verse 27. The words once more indicate the removing of what can be shaken that is created things so that what cannot be shaken may remain. Mananatiling tama, nasi-shaken na lahat. Grabe, ganito ba ako kahalaga, Lord, sa harapan mo?
Bakit nagugulo na lahat? Bakit I find peace? Sabi nga nung ni Pastor Darwin, kapag na COVID, hindi mo naisipin kung marami kang pera, kung anong property mo, sinong kilala mo, sinong family mo. It's time of your aloneness. Aloneness, no? That is from the Ricky version Bible yun. Aloneness, yung pag-iisa mo, wala ka nang magawa, ang lahat ng meron mo. That is a storm. That's not normal. Amen? That is a part of shakening. But aside from your kingdom, para tayong dual citizen, no? Meron tayong minor citizenship, pero tayong main citizenship. Ang main citizenship natin, siyempre sa heaven. Pero eto lang yun eh. Pero alam mo yun? Hindi ka nayayanig. Sabi, oh, wala na akong masandi ka. Sabi, son, I'm here. I'm here, son. Ito yung, di ba, yeah, you are a part of my kingdom. Anak kita. So this kingdom is unshakable. Don't be afraid. I'm here, son. You are fearfully and wonderfully made. You are very special in my eyes. Okay, Lord. Thank you. Now, Lord, I find peace. Nung ka palang gagaling. When you started to trust the Lord, you will not find doctors or nurses. You will find the great physician. Parakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Ang Diyos ng bansang Pilipinas, ng Russia, America, Singapore, Hong Kong. At kung sa mga bansa, naroon ang mga naririto, mahal na mahal kayo ng Diyos. Pilipinas, hallelujah. When God disturbed the natural order of things, it means He is getting our attention. Hello? Sabi mo, Lord, parang ako to ha. Kapag everything is calm. I am sailing. No, diba? Sabi ng mga ano, say, Lord, saan papunta? Sa kabilang lake. Everything is well. The lake is so peaceful. Bangka, bangka. Biglang merong bagyo! God is getting your attention. Si Lord tulog. O sabi ni Lord, oh, wag niyo ako pagbintangan dyan. Tulog ako. Hindi naman nakasulat sa Bible yun. Bakit? Sino nakapag-awaken nung bagyo? Yung kawalan ng pananampalataya. Amen. Sabi ni Lord, di ba kanina? Hindi na nakasulat to ha. Pero tingnan mo. Di ba ito kayo? Ang dami natin pinakain. Nag-multiply yung mga tinapay at saka isda. Ngayon, mati na ang uras. Sabihin mo, mamatay. Pagkita mo yung gutom kanina, mamamatay yung pinakain natin. Eh dito nagkabagyo. Kasama nyo pa ako. Amen. Sabihin nyo, mamamatay na tayo. God is just getting your attention. If you are facing a different kind of storm, of whatsoever storm you are in now, the Lord is just getting your attention to deliver to you His mighty message. Amen. Amen. Always discover, Lord, I know there is something behind this. Sabi ko, Lord, Lord, ano po? Ricky, ikaw kasi pinapinalize mo yung message Webes eh. Martes pa lang, no, nakahiga ako, tapos na message. Sabi ko, grrr, bago ko pagtading ko dito, paghawak ko palang mic, I will break the neck of the dragon! Healing! Shh, grabe, meron palang nagsukaan dyan sa ibang lugar dyan. Amen. Biglang yung naka-hospital po, lumabas na. Hallelujah. Kasi tinitipid ko pa yon. Sabi ni Lord, turo mo yung preaching ng about healing. Amen. Bago ko makuha yung message, kailangan pa ako ma-heal. Always discover kung ano ang mensahe ng Diyos. Sabi mo, I belong to an unshakable kingdom. Amen. Amen po ba? Nakasakay kami ng eroplano ni Pastora, namimiss na namin ang flight. Doon, sarap ng tulog namin. Biglang turbulence. Pass in your seatbelt. Biglang hawak kami, matutulog kami ni Pastora, bigla kami maghawakan ng kamay. Narinig ko, nagtatangs na siya. Sabi ko, absuelto itong mga passenger dito, kasama nila kami.
In the name of Jesus, Son of the Living God, you demonic power of turbulence, out! In the name of Jesus. Alam niyo ba, ilang million-million ng mga demonyo nasa alapaap? Hello? Do you realize that? Millions and millions and even billions of demons are up in the air. But the good thing is, trillions of angels are up there in the air. Amen! And the angels, tingnan mo ito, ang angel makikinig lang sa'yo kapag ka ang lumalabas sa bibig mo ay ang salita ng Diyos. Parang kidnat sa bilis yan pagka ginamit mo, Lord, you said in your word, greater is He that is in me, that is in this world. One point, senged. Pangalawa, by your wounds, you are healed. By His stripes, we are healed. Sabi ko, Lord, I am healed. I am prosperous. Yun ang declaration ko. Sabi ng doktor, you are stable, you can go out. Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Kaya kung ano man ang nararamdaman o nararanasan mo ngayon, palitan mo na ang atmosphere mo based on your declaration. Sabi ko, sarasara ko na itong kumpanya ito, wala na talaga. Mali! Ha, Lord, I know! Favor after favor. Come to me right now! Tapos sabi mo, Lord, sa banda rito naman ang ulan. Ganun po tayo ba nalang magdeklara. Bakit? Mahalaga ka sa Diyos. God is a motion-sensitive God. Even the slightest or the smallest words that come out from your mouth is very important in the ears of the Lord. Mahalaga ka sa Panginoon. Can I repeat that? Mahalaga ka sa Diyos. Sabi mo, Lord, salamat, mahalaga pala ako sa iyo. Huwag naman yung ganun, parang relax ka lang. Lord, hallelujah, Lord. Salamat, mahalaga pala ako. Kung wala nang nagpapahalaga sa iyong tao, ang importante yung malaman mong una, mahalaga ka sa Diyos. Palakpakan naman natin siya. Amen. Kaya iwasan na natin ang, ano? Salbahe spirit. Amen. Hello. Bagong term ito sa GTOB community. Salbahe spirit. Ito yung umpisa maayos, huli, pangit. Amen? Di ba? Si Gehazi, ganon. Alam niya yung need ng Shunammite woman. Meron siyang loving God, loving people. Amen? Nung bandang uli, pinadeliver sa kanya yung tungkod, namatay yung bata, ginano niya, wala nangyari. Bakit? Nagbago pa lang puso, naging kurap. Amen? Kaya kumisa, nagkakagulo. Yung maganda mong relasyon sa Diyos, na alam mong nung una, pinapahalagan mo yung relasyon, salamat Panginoon, nilalang mo akong ganito, I am fearfully and wonderfully made, I am very important in your eyes. Nababago, bakit? Nag-arise kasi yung salbahe spirit natin. Minsan, ano? Amen. Sabihin mo, pumikit ka. Salbahe spirit, out now in the name of Jesus, Son of the Living God. Lumayas ka sa mga taong ito because these people are fearfully and wonderfully made. They have the highest favor from heaven. In the name of Jesus, sa lahat ng gagawin nila, aasenso sila. In the name of Jesus, no, asensado na sila, mayaman sila, pinagaling sila, they are already highly favored. In the name of Jesus. Yan ang pwesto mo sa harapan ng Diyos. Bilang anak niya. Amen. Sabi mo, akin yun. Sabi mo sa katabi mo, oy, kanya-kanya yan. Akin yun. Amen. Okay ba lang ba kayo dyan? God is good. Amen. Kanya-kanya kayo dyan. Amen. Amen. When you have the true Jesus, when you know your essentialness, oh yan, Ricky version yan, okay? We can praise in the midst of the storm and trials because these trials do not have the last words in your life. Tandaan mo to. Ang last word, hindi yung, ah, mababankrupt na yata ako. Even COVID, do not have the last. Alam mo, naiinis na ako sa COVID na to. Akala mo kung sino nang siya makakontrol. Sabi, Lord, sabi ko, sumusobra na to, Lord. Talagang, ngayon pa lang ako talaga ngayon itong katindi pang gigigil. Sabi ko, this is not right. Sabi ko, minsan, things must happen. And I know that the enemy is doing all his best as if time na niya. No, it's not yet. As long as we Christians still live in this world, the devil has no control in this world. We are the possessor. Amen? Tayo ang may inheritance. We are the essential people of this world.
tayo mga nananampalataya sa Diyos. Kaya patuloy tayong manalangin para marami pang makatanggap sa ating Panginoong Yesus habang hindi pa nagra-rapture. Amen. Amen po ba? Huwag lang tayong parang relax, parang wala ka lang gana sa buhay mo. Please, bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Amen. So COVID is not the last word. Or the last say. We have the last say? The God's word. God's word is the last word. That na the last say. Amen po ba? Pag may sinabi ang Diyos sa'yo, pinangako niya, anak, mahalaga ka. Angkinin mo yan. Importante yan sa harapan ng Diyos. And one good thing about this message of the Lord to all of you and to me also, you are no trial and error correction. I repeat that. You are no trial and error creation. You are very significant and very important creation. Why? You are created according to the image and likeness of God. Sabihin mo, akin yun. So, whenever God is saying something on even on a different kind of communication, okay? Do not ignore what God is saying. Kunin mo mesa, Panginoon, ano bang gusto mo mangyari? Lord, bakit mo ito ipinapahintulutan? Ano po ang iyong mensahe? Natumbok mo. Pag ganun ang hiningi mo, huwag kang titigil hanggat hindi mo naririnig. Panginoon, o baba, may nangyayaring pagsubok sa iyo. Panginoon, bakit ito nangyayari? Tanong mo na, basa kang Bible, mag-pray ka. Lord, hanggat hindi mo nakukuha ang message, bakit yan nangyayari? Huwag kang titigil para wala na yung kasunod. Kasi marami mga tao hindi nakuha yung mensahe, kaya nauulit or meron pang mas matinding pangungusap upang makuha mo mensahe ng Diyos. I repeat this. If the Word of God cannot correct you or cannot give you the message, circumstances will give you the message and you will not like that. Amen? So minsan na lang, pagka may dumating na pagsubok, tanong mo agad, Lord, ano mensahe mo? Bakit ito na pangyayari sa akin? And do not ignore when God is speaking. Naisip nyo na to? Amen? Ano yun? Ano yun? Kidlat yun. Alibasa tayo mga dito sa Dubai, bida tayo makarinig niyan. Kumidlat. Anong tawag sa bahay? Anong mangyayari sa bahay? Oy, tatay! Tatay! Patayin mo ang TV! Patayin mo ang TV! Bakit? Bakit papatayin ko yung TV? Kumikidlat! Anong kinalaman ng kidlat dito sa pinapanood ko? Basta patayin mo ang TV! Amen! Sa palagay mo ba, pag tumama yung kidlat doon sa antena, TV masisira, sasabog ang bahay. Kaya kahit tigikidlat, tuloy ang message. Alam mo bakit? Pinatitigil ang manood ng TV. Ganito na lang. Pakinggan mo, nangungusap ang Diyos. Dahil wala namang ganun kalakas magipag-usap. Ang Diyos lang. Shhh! Ibig sabihin, silent! Di ba? Pag lumindol, anong gagawin agad? Tapos dami naman nanalangin. Automatic yung iba susuot sa ilalim ng mesa. Bakit? Nangungusap ang Diyos. Di ba may automatic response ka? Pagka real time yung pangungusap ng Diyos at physical, ang dali mo mag-respond. Kaya palagi mong pakinggan, Lord, bakit po ito nangyayari? Amen? Sa mga Kristiyano, pag kumulog, sarap patulog. Baligtad tayo, ano? Kaya hindi nila tayo maintindihan. Amen? Palakpakan mo ang Diyos. Handa mo? Huwag mo maliitin ang sarili mo. Kahit anong pagsubok ang pinagdadaanan mo. Amen. Kahit ang tagal-tagal ng answer sa prayer mo. Remember this. Hindi ka trial and error creation. Amen. You are perfectly made. And you have a very important role while you are still living in this world. Pagtapos na yung purpose natin, kahit kunin na tayo ni Lord, okay lang yan. Mung tapos na, siya naman ang magbibigay ng buhay. He give it, take it. Ang importante, nabuhay tayo ng ginawa natin ng ating purpose dito sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Tandaan natin, lahat ng tao na walang tao na di-essential sa Diyos. Lahat tayo essential. Amen? Huwag mo sabihin, essential kami. Proud mo naman. Kami, hindi. Amen?
Kung ikaw lang essential, wala ka na may injectionan. Essential din kami. Amen? Amen po ba? Lahat tayo essential. Sa spiritual life, lahat essential. Walang hindi essential. Eto mga magandang balita. You are forever essential. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sabihin mo, Lord, salamat. Mahalaga pala ako. Lord, salamat. Ang ganda pala ng pagka-create sa akin. Sabi mo, Lord, salamat. Wala pala akong karapatang lumungkot. Mga first time attendee, sabi mo, Lord, salamat, in-invite ako dito. First time attendee, sabi mo to, Lord, salamat, kahit matagal mag-preach ang gwapong pastor na to, nakayanan ko. Amen. Glory to God. Ano? Biro lang po yun. Sige po, mga first time attendee, close your eyes. Background music, please. Mga first time attendee, huwag muna kayo mag-take out. Amen. Kasi pag umalis kayo, magbe-benediction ako, magde-declare ako ng blessing, tapos wala ka. Tapusin mo. Konti na lang, na. Close your eyes. First time attendee, listen to me. You are fearfully and wonderfully made. Napakahalaga mo. You know, yung naranasan ko, I really fight for my tita para tanggapin niya ang Panginoon. Kasi ang tao mamamatay, mamatay. Ang pagkakaiba lang kung tumanggap o hindi. Meron ka bang taong na alam mo ng 200 years old na buhay? Mamamatay pa rin. Ang importante, mamatay siya kay Kristo. Amen? Kung ikaw ito, kinakausap kita, first time attendee, o yung mga naririto na hindi naman naging seryoso sa pagtanggap nila sa Panginoon, I am inviting you today to repeat after me with this prayer so that today God will seal your salvation. Amen po ba? Alam, tandaan mo to. There is a shakeable and unshakable kingdom. From shakeable, ipapasok ka ni Lord sa kingdom na unshakeable. At mapaparoon ka sa oras na ito. At makikita kita mo, you are very important and you are an essential person. Close your eyes and pray. Sabi mo, Panginoong Jesus, Lord Jesus, I thank you for revealing yourself today. How important I am, especially now that I am going to accept you in my heart. I pray to you, O God, today, wash all my sins with your most precious blood shed on the cross of Calvary. I accept you as my Lord and personal Savior. And I believe this is forever. Be the God of my life. Be my Savior and my God. Now and forevermore. In your hands, I entrust my soul, my mind, my heart, my body, everything. For the glory of your name, Lord Jesus. And I believe that from today, this is my faith, that my name is written in the book of life. In Jesus' name. If you prayed that seriously in your heart, close your eyes and listen to me. Receive the Holy Spirit, and God bless you. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na ibigay ko sa iyo ang aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay dahil alam ko, walay sa iyo, wala akong magagawa. Walay sa iyo, hindi ko mararamdaman na ako'y mahalaga. At salamat sa araw na ito, ako'y kinumpleto mo dahil nagkaroon na ako ng relasyon sa iyo. Ako'y naniniwala na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay mula sa araw na ito sapagkat tinanggap kita sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas. Ito'y dalangin ko sa pangalan ni Jesus at nga sa oras na ito,
tinatanggap ko ang banal na Santong Espiritu na siyang manahan na sa katawan na to sa aking buhay, magpakailan pa man. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. That is for the Philippines. Tagalog po yun. Amen. Can we sing one song before I will pray? Amen. Mga may sakit, stay. I need to pray for you. Ano yung kinanta nyo kanina? Yung hindi joyful. Awit po tayo ng isang kanta. Tagalog na lang. Hallelujah. Key of G. Hallelujah. Let's close our eyes and raise our hands. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, you are so good. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Isa pa. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay naging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Sabay-sabay po tayo. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ikay walang patulad. Tunay nga ikay pinagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Isa pa, pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang sinusuway ko sa pangalan ni Jesus ang lahat ng sakit. Go out from this body now in the name of Jesus. I speak deliverance from any form of sickness. I destroy the power of cancer in your body. I destroy ang lahat ng sakit sa buto, lahat ng sakit sa balat, lahat ng sakit sa dugo, lahat ng sakit sa puso, lahat ng sakit sa internal organ, lahat ng sakit sa ulo, lahat ng sakit sa damdamin, sa espiritu, I cut you out by the power of the blood of Jesus, Son of the living God. I speak deliverance in your life. I cast out any form of poverty in your life. In the name of Jesus, pinapalayas ko ang lahat ng form ng bankruptcy sa buhay mo. Sa pangalan ni Jesus, you are already blessed. You are healed. That is my declaration for you. In the name of Jesus, Son of the living God. At ang lahat ng panalangin mo sa oras na ito, bilang isang essential, bilang isang mahalaga sa harapan ng Diyos, bilang mahalaga sa mata ng Diyos, I pray that every prayer you have in your heart today will be fulfilled now. In the name of Jesus, Son of the living God. Maraming salamat sa mga pagkiriang pagkilos mo sa buhay ng pag-isa na dumako sa araw na ito. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong patnubo.
beautiful hearts today. Binabantayan mo kami. Iniingatan mo kami. At salamat, Panginoon Diyos. We are encamped by your angels. For no weapon formed against us shall ever prosper. Thank you, Lord Jesus. You are our everlasting Father. Wala ka ng bagulang. God is your everlasting Father. Wonderful Counselor. Mighty God. Hallelujah. He is the Alpha and Omega. He is our great physician. In the name of Jesus, Son of the Living God. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. As I close, raise your hands. Declare it, Lord, what is rightfully mine is mine. Because I am your child. I am your son. I am your daughter. That's why I am highly favored. I belong to the unshakable kingdom. That's why I am immovable. Because my foundation is Jesus. No weapon formed against me shall ever prosper. That's why I am prosperous. I am healthy. Now and always. In Jesus' name, this is my prayer. Amen. God bless you, and we love you all with the love of the Lord. Remember this, you are essential. God bless.